Wag na wag. Talaga ako marinig na may corruption. Even with a whisper, I will fire you. Ito ang babala ni Pangulong Duterte sa mga opisyal at empleyado ng gobyerno matapos siyang manalo sa eleksyon. Taong 2017, bumaba ang ranggo ng Pilipinas sa Corruption Perceptions Index. Kung noong 2016 ay pang-101 tayo, naging pang-111 noong 2017. Lumaba sa pagsasaliksik ng GMA News Research na hindi bababa sa 41 opisyal ang nawala sa kanilang pwesto sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. 37 rito sinibak, pinag-resign o kusang nag-resign dahil sa umunoy irregularidad o kaya'y kapalpakan sa kanilang opisina. Kabilang dito, sina former Tourism Secretary Wanda Teo, former DILG Secretary Mike Sueno, former Justice Secretary Vitaliano Aguirre, former Information and Communications Technology Secretary Rodolfo Salalima, former Field Health President Jude de la Serna, at former Tourism Promotions Board Chief Cesar Montano. Pero dalawa pa lang ang nakasuhan at nakulong sa kasong plunder. Sina Bureau of Immigration Deputy Commissioner Al Argosino at Michael Robles na sinampahan ng kasong plunder dahil nangikil umano ng 50 milyong piso sa Macau gambling tycoon na si Jack Lam. Hindi bababa sa 11 ang nawala sa pwesto pero binigyan ng Pangulo ng ibang posisyon. Kabilang dito si Nicanor Faeldon na dawit sa kontrobersya kaugnay sa paglusot ng 6.4 billion pesos na halaga ng shabu sa Bureau of Customs. Kasama ang customs officials na sina Gerardo Gambala at Milo Maestre Campo. Pare-pareho na silang na-appoint sa ibang pwesto sa gobyerno. Si Faeldon, Deputy Administrator na ng Office of Civil Defense, nabigyan din ng bagong pwesto ang pinsan ni Hanilet Avanceña, common law partner ni Pangulong Duterte. Si Melissa Avanceña Aradanas ay nasibak dahil sa umunoy mga biyahe sa ibang bansa na hindi umano kailangan. Pero nabigyan din siya ng bagong pwesto bilang Deputy Secretary General ng Housing and Urban Development Coordinating Council. Ayon kay Ateneo School of Government Dean Ronald Mendoza, sa kabila ng matatapang na pahayag ng Pangulo laban sa mga tiwali sa gobyerno, hindi ganap na malulutas ang problema kung hindi sasalain ng husto ang mga binibigyan ng pwesto. Hindi malagay ng mga presidente natin yung mahuhusay talaga at yung weakness ng pagpili ay nai-infect yung appointment process. Sa mga kaibigan mo, maaring hindi mahuhusay yung iba. Kailangan din daw tutukan ng gobyerno ang mga hakbang na tunay na makalulutas sa katiwalian. Yung rule of law at yung malakas na sistema of checks and balances, yun dapat ang palakasin natin. Sandra Aguinaldo, GMA News.